mga 5 fans kasama ko po ngayon, walang iba kundi si Rodel Mayol. Kamusta, Rodel? Mabuti naman. Sa lahat ng mga nakinig at nanonood ngayon, maraming salamat. Nandito po kayo ngayon ako sa wildcard. Nag-umpisa na po ang training sa susunod na fight. O nga pala, at saka bukod bagong lahat, congratulations dun sa huling panalo mo sa undercard ni Manny at saka ni Mosley. Oo, nagpasalamat po ako sa lahat ng mga nagpipray at saka nagsusuporta at nanalo po tayo sa nung May panalo po ang mga Pilipino. Malakas din yung nakalaban mo sa fight na yun, pero ang ganda ng pinakita mo sa fight na yun. Ano masabi mo, ba't ang ganda ng performance mo nung huling fight mo? At ako nagpasalamat lang sa sa mga trainer ko na talagang pinag-isayuhan namin yun. At yung kalaban ko, medyo malaki yung pinaglabanan namin. Umakyat po ako ng timbang, kaya at saka magandang pinakita ko, kaya tuwang-tuwa po kami lahat. Buti naman, lalo pat si Bernabe medyo hindi pinalad nung night before, di ba? Oo, siya alam niya tayong natatalo sa ano, pero baka makabaway pa rin siya. Sana nga, natanong ko yan kasi may mga lumabas din na report na na medyo hindi daw maganda naging training ni Bernabe dahil hindi daw naasikaso ni Michael Cons. Eh ako naman, syempre gusto ko lang i-check ko ikaw. Sa iyo naman, sa iyong panig, maganda naman ba yung treatment mo dyan? Sa ngayon, maganda naman yung takbo ng namin, pamamalakad namin sa FP boxing, tsaka si Michael Cons ngayon, medyo supportive na sa saka talagang malaking tulong itong ma-interview kami. Mm-hmm. Parang malalaman din nila na parang mapabayaan kami minsan. So, naging tulong po sa amin. Saka nagpapasalamat kami sa mga friends na tumutulong sa amin. Opo, syempre kasi naghihirap kayo dyan at gusto lang naman namin, ako bilang Pilipino rin, gusto ko lang namin na maganda rin yung trato sa inyo dahil syempre hindi biro yung boxing, buhay nyo nakataya dyan, di ba? Oo, talagang boxing, talagang kailangan pagandaan para sa katawan at kaligtasan po ng buhay ng isang boxingero, kaya talagang paghandaan natin. That's good. At ano naman ang napipisil na sunod na laban mo? May narinig ako na dapat na-offeran kaya ata ng laban kaya Tyson Marquez. Ano nangyari dyan? May offer sila sa akin laban sa Mexico. Kaya lang sa paghahanda ko parang bitin. Parang last minute na, no? Sa tingin ko, hindi ako maging 100% sa condition. Mm-hmm. Pag lumaban ako sa kanila kasi malapit na kasi. Kaya yung boxing kasi, kailangan talagang tama sa kainsaktong pagiging sa'yo. Mm-hmm. Kasi naranasan ko rin na lumaban na walang condition, tsaka kunti lang yung preparasyon. Kaya mahirap sa kaligtasan mo. Mm-hmm. Kaya tinagyan ko yung offer nila baka sa sunod na fight niya kung gusto nila labanan ko. Sige, payag ako kasi ready na ako sa ngayon, nag-umpisa na akong mag-training. Mm-hmm. So sa 112 ka na ngayon lalaban, no? Mas comfortable ako sa 112. Yung lakas ko, yung bilis ko, maganda, saka yung stamina ko, hindi ako kahit 10 rounds hindi ako masyadong pagod gaya ng dati kasi pag sobrang reduce mo parang mahina ka na sa mga leg drops. Mm-hmm. Kaya yun ang diferensya. Tama. At saka sino naman mga tinatarget nyo ngayon ng MP promotions para sa sunod na laban mo? Ngayon sa 112 daming mga magagaling din. Sa WBC, yung tagal na ring champion yan, si Pong Saklik, yung Thailand. Mm-hmm. Saka yung WBA sa Japan. Mm-hmm. Kaya dami yung mga magagaling. Kaya
sa WBO, lalaban yata yung kababayan natin, si Brian Villoria at saka yung si Pingo Miranda. Yeah, yeah. Maganda ding ano yan, laban. Oh, ikwento mo naman sa amin yung ano, yung training mo ngayon. Kailan ka nagsimula at sino mga kasama mo dyan sa training sa Wild World? Mga 2 weeks na. Tapos, sa ngayon, nag-sparring kami, nagtutulungan kami ni Ana Mulaton, kababayan natin. Nalaban siya sa June 24, kaya nagtutulungan kami mag-sparring dito. Tsaka ngayon, parang lumakas siya eh. Oh, wow. Kasi Ana, yung suko bakit, oh, lumakas yung suko niya. Nafe-feel ko, lumakas siya. So, maganda yan. Tsaka, napapako din siya. Kaya, gusto kong mag-sparring sa kanya, kaya, para din sa condition ko. Huwag mo sabihin kay Mayweather yan, baka sabihin niya, nagsisteroids din si Ana. Eh, kamusta? Oh, makita nila. Eh, kamusta naman, ano? Ayun, yun. Kaso, baka tingin ko kung si Ana humamon kay Mayweather, baka sakaling lumaban na si Mayweather, diba? Oo, oh, baka lalaban na. Dami ng mga offers sa kanya ngayon, eh. So, sana lalaban siya kay Busing. Kasi, eh, ano, kwento mo naman yung ano, yung sparring niya ni Ana, gaano katagal na kayo nag-sparring at yun nga, sabi mo lumakas siya. Anong mga improvements din nakita mo sa kanya? Ang improvements niya, parang bumilis siya, tapos yung suntok niya lumakas. Yun, lumakas na suntok, tapos mabilis na, bumilis. Eh, ikaw, hindi ka ba medyo parang naiilang na kuwari suntokin si Ana kasi syempre babae, 'di ba? Hindi, ngayon, sinusuntok ko na siya ng ano, mga kombinasyon. Tapos, naano na niya, parang kayang-kaya na niya yung ano, yung suntok ng lalaki. Tinatanggap naman, no? Oo, tinatanggap na niya yung suntok ko. Eh, sino yung mga ibang nakakasama mo sa training? Sino nagtitrain sa'yo dyan, ng mga coach mo dyan ngayon sa wildcard? Ngayon, dito si, ano, si Jesse Arevalo, yung talagang trainer, yung siya mag-train sa akin dito pag wala sina Coach Nonoy at si Coach Kukoy. Mm-hmm. Si Jesse, tapos yung may mga boxer din tayo kasama rin dito, si Michael Parinas. Mm-hmm. Nag-training din sa lalapit ng laban. Mm-hmm. Saka si ano, Alan Tanyada, nag-insign ng konti, yung OPB champion ng Pilipinas. Mm-hmm. Sige, okay. Salamat sa panonood mo, Rodel, at bati ka kung ano man gusto mo i-announce. Dsource, clear mo, Dennis. Maraming salamat din sa pagsuporta niya sa amin dito, mga boksingero. Sana po sa mga nagkinig at bumabasa, sana suportahan niyo kami, lahat ng Pilipino na lumalaban dito sa Amerika. Kailangan niyo po namin ng suporta at prayers. Salamat po. Okay, mabuti yan. At I'm glad to hear na maganda yun ang kalagayan mo ngayon dyan sa LA. At patuloy ka namin susuportan at pagdadasal. Okay, salamat po sa lahat. Okay, thanks Rodel. Ingat ka dyan. Okay, thank you.